Mamamatay ng mamamayan! Ipaglaban! Ipaglaban! Mamamatay ng mamamayan! Retro po, Disyembre 25, no, naglabas, Pasko, no, naglabas ng warat sa pares ang isang korte sa Cebu. 118 para bigyang dahilan ang mga iligal na pag-aresto at pagpapay sa mga nandoon po sa Kihulingan, sa Mabinal at iba pa. Kasalukuyan pong nagaganap ang fact-finding mission doon po sa Negros Oriental at hindi papasukin, ipagalawin ng polisya ang mahigit 200 katao, mga organisasyon at mga magsasaka, mga manggagawa mula po sa Cebu, mula po sa Bacolod, para magsagawa ng pagpapalitin. Subalit ang resulta, out of 119 warrants, 26 ang kanilang sinerm, 6 ang patay, 16 ang ilegal na inaresto. Mga kasama, ang nakita po natin ay hindi simpleng anti-crime campaign ang ginagawa na ho ng Philippine National Police at Armed Forces ay off-land to hang sa mga aktivista at mga kritiko ng gobyerno. Ang mga tukhang style, pati sa mga aktivista, pati sa mga ordinaryong mamamayan na wala namang ginagawang krimen, wala namang kasalanan. At kaya tayo nandito sa harap ng PNP dahil ang pangunahing kasabwat, ang pangunahing kasangkapan ni Duterte para i-crackdown, para patahimikin ang mga aktivista at mamamayan lumalaban ay ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Itong mga polis na ito dapat maging magsasaka. Magiging magaling na magsasaka itong mga ito eh. Ang husay magtanim. Subalit sa halip na magtanim ng palay, ang tinatanim nila ay baril, droga, kung ano-anong ebidensya o ano, para gigitin ang mga aktivista, para gigitin ang mga lumalaban sa bulok ng gobyernong Duterte. Nais namin ipakita sa inyo mga polis, nais namin ipakita sa publiko na ang mga aktivista, ang mga makabayan at progresibo ay patuloy na maninindigan para sa sambayan ng Pilipino at hindi nyo kami mapapatigil sa aming paglaban dahil ang ginagawa namin ay hindi isang krimen kundi tunay na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Kung yan man ay kasalanan, hulihin nyo na kaming lahat, pero pagdating sa dulo, kayong lahat ang mananagot sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po at muli, isang magandang bagong taon sa lahat.